gigi hip hop itu no ana kok di bisa sih itu coba mengkakan di 1260 itu dan enggak ada apa kok bagi bersih. Bago pa isumite sa COMELEC ang kanyang Certificate of Candidacy noong nakaraang buwan, kasado na ang kandidatura ni Vice President Binay. Nakita namin ang pagiging malapit ni Jojo sa publiko nang samahan namin siya sa kanyang paglilibot sa iba't ibang munisipyo sa Southern Leyte sa ikalawang anibersaryo ng Yolanda. Talagang palengke pinupuntahan niyo, Dinigin ko. Oo, kasi sa palengke, alam po ninyo mga kababayan, sa palengke, nandyan ang tunay na tao. Walang plastikan dyan. Ako laking palengke, gobernador. Unang naging matunog ang pangalan ni Jojo bilang isa sa mga human rights lawyer ng Free Legal Assistance Group noong panahon ng martial law. Pagkatapos ng EDSA People Power noong 1986, itinalaga ni Pangulong Cory Aquino si Jojo bilang OIC Mayor ng Makati. Ako ang kauna-unahang in-appoint na local official after EDSA. Nakatabi ko si Senator Pimentel. Ikaw na ang maging mayor ng Makati. Ano? Pumunta ako sa patio. Ah, hindi totoo. Hindi ako makapaniwala. Mayor na ako. Magito man sa politika, si Jojo ay humarap sa patong-patong na problema ng Makati. Nung tumating ako noong 1986, ang marami walang trabaho. Bangkarote ang Makati. Sa unang taon pa lamang ni Jojo bilang mayor, nagawa na niyang bayaran ang 200 milyong pisong utang ng Makati. Naging business capital ng bansa ang syudad. Because of efficient collection of taxes, yung 240 milyon namin, nagawa kong 11 billion pesos yun. Sinasabi nung iba, para nakakahiya naman dun sa mga Ayala sa iba pang mga negosyante for Mayor Binay to claim credit doon sa mga nagawa naman sa Makati. Ipinakita ko na para maging successful ang pamamahala, kailangan mayroong good coordination between the private sector and the government. Ang perang nakokolekta sa mga taga Makati raw napupunta. 85,000 na mag-aaral sa public school ang nakatatanggap ng libreng libro, uniform at mga school supply taon-taon. Ang mga senior citizen may tinatanggap raw na yearly allowance, burial assistance at iba pang benepisyo. Ganito kami sa Makati, yan na ang palaging isinasambit ni Vice President Binay sa kanyang pangakampanya. Ang balak daw niya kung ano man ang nagawa niya para sa Makati ay magawa niya sa iba't ibang panig ng ating bansa. Pagkatapos ng 20 dekada bilang mayor, nangaha si Jojo na tumakbo bilang vice-presidente noong 2010. Everything in politics is local. Okay? And I believe that. Nakikipagkita ka sa tao. Nakikipag-ugnayan ka sa tao. Nagpapapigura ka sa tao kung sino ka ba talaga. I am from Cameroon. Dehado si Jojo sa mga survey. At ilang linggo bago ang halalan, pumutok pa ang isyong may iba siyang kinakasama. Ang dami niyong picture. Ay, nako. Kayo nagsimula dyan. Secret nga yun eh. Eh, lumabas eh. Meron pa ba ngayon ibang chicks? Next question, please. Pero pagdating ng halalan, nahakot ni Jojo ang mahigit 14 milyong boto at nanalo. Yung nasulot niyo yung vice presidency, eto let's focus on the vice nasulot, president. Nanalo naman ako sa isang malinis pero, na walang paalala. Ang baba ng rating nyo dati, paano nyo ginawa yun? Yung pagkakilala, daladala lang po yun sa pagkakilala sa ganda at ginawa ng buhay sa Makati. O yun ko ang nagkalat sa pangalan ng Jojo Binay. Ko, si J. Jumar Kabawatan Binay, bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas. Noong June 30, 2010, opisyal nang umupo ang dating mayor sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa.
Bukas sa pangalawang episode ng Sereng Kandidato, sisilipin naman natin ang mga iskandalong kinasangkutan ni Jojo at ng kanyang pamilya.